bakit kailangan natin ibalik yung mga ganitong imahe, yung mga bakit epiko, bakit mga mito, bakit kailangan natin i-push kagad to ngayon? Kailangan natin itong mga etiko na ito dahil ito ay pamana sa atin ang ating mga nilulog na bahagi ito ng kaisang pampanikan natin. Yun nga ang problema, pag tinignan ko halimbawa yung mga textbooks na ginagamit ng mga estudyante natin sa eskwelahan, marami dito ay puro mga panitikan ng Tagalog, panitikan ng Ingles, tapos na muna pa ay panitikan ng Espanyol. No? Pero katulad din siguro kanina ng mga tanong tungkol sa mga katutubong sayaw, kinakailangan din natin itambok yung mga katutubong panitikan natin. Pangalawa, taglay nitong mga epiko na ito, dahil ang mga epiko ay napakamahabang mga tulang pasalaysay o negative points. No? Taglay nitong mga tulang na ito, ng mga epiko na ito, yung mga paniniwala o kaugalian at saka yung itiin ng mga grupong pangkultura na pinagmula ng epiko na ito. So kung gusto natin makilala yung mga grupong pangkultura na yon, hindi lang yung puro dito sa Metro Manila, mahalaga na mabasa natin itong mga epiko na ito. Tapos pangatlo siguro, nasagot dun sa tanong mo, malaki pa rin ang kinalaman ng mga epiko dun sa ating pangkasalukuyang mga naratibo ng ating buhay. No? Halimbawa, sa mga epiko, meron isang scholar na nag-identify ng iba't ibang mga motifs, no? O yung mga sitwasyon na parati lumilitaw sa mga epiko. Halimbawa, yung pagkamatay at muling pagkabuhay, yung paglalakbay, no, ng mga epic heroes. At yung pakikipagsapalagan ng mga epic heroes na taon-taon, umaabot ng taon-taon yung pakikipagsapalagan nila. Halimbawa, yung buhay ng mga OFWs ngayon, di ba? Parang ganyan din naman na punong-puno na pakikipagsapalagan, naglalakbay din sila, pero hopeful tayo kasi alam natin babalik sila no, matapos ang kanilang paglalakbay. Halimbawa, si FPJ, no? Kung titignan naman natin yung mga pelikulang Pilipino, mayroon isang pelikula na galit yung mga fans ni FPJ kasi namatay siya. Kasi hindi po pwede yan, ang mga epic heroes namamatay pero nabubuhay. No? So si Ninoy halimbawa namatay pero hukol tayo at pinuri natin siyang bayani at nabuhay siya sa ating mga alaala sa ating isip. No? So binabanggit ko lang itong mga examples na ito para ipakita na napaka-influential pa rin sa paraan ng pag-iisip natin itong mga epiko natin. Kaya kinakailangan matutunan ko ng mga estudyante. Pag tinanong mga estudyante ngayon, no? Mga estudyante ko, first day ng klase, tatanong sa kanila, sino yung mga kilala ng fictional, parang literary characters? No? Sasabihan, namumuna dyan lagi, Maria Clara, Sisa, at Doña Victorina. Para sa loob-loob ko, isang libro lang ba nabasa ng mga estudyante na ito, Noli ng Tamera o Elvin Guspirismo. So kanilang lawak-lawakan natin yung literary repertoire natin. At sa palagay ko, malaking maitutulong itong project na ito, bayan-bayan, para mailapit sa mga estudyante natin, yung mga epiko natin. At siguro, bandang dulo, kung pwede ito sa comics, o kaya gumawa ng mga computer games, no? Gamit itong mga epiko natin bilang yung saran ng kwento.